itong warm-up exercise na to, importante to. Kung meron kayong at least 10 minutes to 15 minutes spare time bago nyo gawin yung main routine exercise nyo, gawin nyo to para hindi kayo ma-injured. Hi guys, RJ Bautista po to and welcome to Pinoy Fitness TV. Una po sana nagpapasalamat po ako sa nagpagawa po nitong bago kong sombrero. Nakikita nyo po ba? Pinoy Fitness TV. Ayos ba? Sa totoo lang ako talaga nagpagawa nito, so ako gumastos nito at saka ang mahal din nito. Ngayon po, sasabihin ko sa inyo at saka papakita ko po sa inyo yung mga warm-up exercises na ginagawa ko bago ako magbuhat or bago ko gawin yung main exercises ko sa gym. Etong exercises na to, maganda to at saka mabisa to, lalo na sa mga taong mahilig magbuhat at saka pwede nyo rin itong gawin kung mahilig kayo sa sports katulad ng basketball, baseball, football at kung ano-ano pang sports para maiwasan yung injury. Okay? Kung pinanood yung video ko last week, sinabi ko doon na magbibigay ako ng warm-up exercises na pwede nyo gawin kahit saan at kahit kailan para maiwasan yung injury. Kung hindi niya po napapanood yung video ko last week, i-click nyo lang po yung video o yung maliit na button dito sa taas or dito. Hindi ako sigurado pero click nyo lang yung bilog na yon, lalabas yon. I-click nyo, panoorin nyo yun para maintindihan nyo itong video ko ngayon. Okay? Pero bago akong bisan itong video, kung bago po kayo sa channel ko, ini-invite ko po kayo na mag-subscribe. Nagbibigay po ako ng free tips, free information at saka free advice about sa fitness, nutrition or sa diet at saka sa healthy lifestyle. Nag-upload din po ako ng one video a week at saka gusto ko rin po sana i-clarify na hindi po ako doktor, hindi ako nutritionist at dietitian. At higit sa lahat, hindi rin po ako professional bodybuilder. Pero meron po akong at least 7 years background sa fitness industry. Yung 7 years background na yon at saka experience, gagamitin ko po yon para makatulong ako sa inyo at i-share yung lahat ng knowledge ko para ma-achieve nyo yung fitness goal nyo din. Okay? So, umpisahan na po natin itong video. Habang nagsasalita po ako ngayon dito, makikita nyo ako na nag-exercise o ginagawa yung mga exercise ko. So, ginagawa ko po yung exercise na yan bago ko gawin yung main exercise ko. Okay? At saka papakita ko rin at sasabihin ko rin dito yung mga ginawa kong exercises dyan at saka yung equipment na ginamit ko at saka kung kailan nyo gagawin to at saka additional information dito sa exercise na to. Okay? Una po sa lahat, ito yung ginamit kong accessory. Ang tawag dito sa accessory na to, resistant band. Marami po yung klaseng resistant band. Itong mismong ginamit kong resistant band, ang tawag dito, resistant tube or resistant band tube. Okay? Itong resistant band na to, ginagamit to ng mga physiotherapist para i-treat yung mga injuries na nangyari sa pasyente nila. Itong resistant band, maraming klase rin to. Okay? Explain ko dito yung mga iba't ibang klase nito kasi baka mamaya pag bumili kayo nito or kumuha kayo nito, hindi nyo magawa yung ginagawa kong exercise dito mismo sa video ko. Itong resistant band na to, marami tong klase ng strength. Okay? Katulad ng very light, light, medium, strong, at saka very strong. Itong mismong resistant band na to or yung strength na itong resistant band na to, ang kinuha ko dito yung very light lang. Okay? Pwede nyo rin gamitin yung light pero ang suggested ko, recommended ko eh yung very light lang. Okay? Kasi pang warm up lang to. At saka additional information, kaya tinawag tong tube kasi meron siyang maliit na tube na nakikita nyo dyan. Ayan yung tube na resistant band. Kasi meron din yung makakapal na resistant band at saka may manipis din na resistant band. Okay? Pero ang suggested ko, saka recommendation ko, eh nga, ang sinabi ko nga kanina, yung resistant band na tube na ganito. Okay? Pero kung hindi nyo po alam kung sa nakakabili nito, meron po akong link sa baba po nitong video sa Amazon. Doon po ako bumibili ng mga gamit ko sa gym, especially itong resistant band. Doon ko siya binili. Siyempre, kapag ginagamit ko to, saka minsan napuputol na, pag kailangan ko bumili ng bago, doon lang ako pumupunta sa Amazon at saka doon ko siya binibili lagi. Pero kung may alam po kayong sa nakakabili nito, pwede rin nyo po bilhin kahit saan. Basta make sure bilhin nyo po yung very light at saka yung tube resistant band na ganito. Okay? Para maging effective tong workout nyo. At saka sabihin ko rin po sana, ginawa ko tong warm-up exercise na to bago yung main workout ko. Yung main workout na ginawa ko, ang win-workout ko noon or yung tinrain ko noon, yung full upper body muscle group ko. Ano ba yung full body upper muscle group? Ito yung mga group na ina-exercise natin katulad ng chest, ng upper back, ng bicep, ng tricep, at saka shoulder. Okay? So, ginagawa ko tong exercise na to kapag tinitrain or ina-exercise ko yung full upper body muscle group ko. Kasi noon, na-injured na ako at saka yung injury na nangyari sa akin noon ay yung na-tear yung rotator cuff ko sa shoulder.
Okay? Yung rotator cuff ay yun yung joint na lagi natin ginagamit kapag tinataas natin yung kamay natin or kahit anong motion na ginagawa natin sa shoulder natin. Okay? Magbibigay din po ako ng maikling example ngayon para malaman nyo kung bakit nangyari sa akin or kung bakit na-injury yung rotator cuff ko or yung joint ko sa shoulder ko. Okay? Kasi dito sa amin, malamig palagi po dito sa amin. So, bago ako pumunta ng gym noon, ang ginawa ko, galing ako sa bahay namin tapos nag-travel ako mula sa bahay hanggang sa gym at saka nung nakarating ako sa gym, dumiretso agad ako para gawin yung barbell bench press. Okay? Yung barbell bench press, ayun yung tinitrain yung chest natin na nakahiga tayo sa bench tapos binubuhat natin yung barbell na may weights. Okay? Ang ginawa ko noon, ang mali ko noon, dumiretso agad ako noon nang hindi nagwa-warm up. Yung warm up kasi importante yon. Kung hindi mo i-warm up yung katawan mo, especially yung joint mo, ang mangyayari niyan, prone yun sa injury at saka konting maling gamit mo lang sa joint mo, ang mangyayari ngayon yan, eh, may injured agad yon at saka magti-tear agad yon. So, ang nangyayari noon, nung nagbuhat ako, gamit yung bench at saka yung barbell or yung bench press, ang nangyayari, may nag click sa shoulder ko or sa rotator cuff ko dito sa shoulder ko, dito sa right shoulder ko. At ang nangyari noon, pumunta agad ako sa doctor the next day at saka sabi sa akin na tear ko nga yung rotator cuff ko. Pero hindi naman siya major, minor lang siya, pwede siyang i-treat. So ang nangyari, tinreat ko siya, pinapunta niya ako sa physiotherapist. Ang ginawa ng physiotherapist sa akin, binigyan ako ng mga exercises para matreat saka para mawala yung tear ng rotator cuff ko. So, ang nangyari noon, hindi ako nakapag-gym, hindi ako nakapag-workout for at least 3 months. Okay? Ang ginawa ko lang noon, ni-rehab ko lang yung shoulder ko para mawala yung injury. Sa ngayon, nandito pa rin yung injury. Minsan bumabalik, minsan nawawala. Ang tawag naman doon, tendonitis. So, nagkaroon ako ng tear sa shoulder joint ko at saka tendonitis at the same time. So, yung tendonitis, minsan nawawala, yung minsan bumabalik. So, ang ibig sabihin, pag nati-trigger yung tendonitis mo, pwede yung ma-heal, saka pwede mawala, at saka minsan pwede yung bumalik. Okay? So, bumabalik-balik siya. Pero itong mga warm-up na to, nakakatulong to, kasi habang ginagawa ko to or bago ako magbuhat, hindi ko na-feel or hindi ko na-experience yung tendonitis ko o yung sumasakit yung shoulder ko ulit. Okay? Itong warm-up na to, hindi lang to sa pagbubuhat. Pwede rin itong gawin sa sports na ginagawa nyo or kahit anong sports. Okay? Makakatulong din to para maiwasan nyo yung ma-injured. So, itong warm-up exercise na to, importante to. Kung meron kayong at least 10 minutes to 15 minutes spare time bago nyo gawin yung main routine exercise nyo, gawin nyo to para hindi kayo ma-injured. Okay? Kasi kung hindi nyo ito gagawin, ang mangyayari niya, malamig yung katawan natin, especially yung mga joints natin, yung sinabi ko nga kanina, yung shoulder joints natin, or kung ano man yung i-workout mo, or gagawin mo sa activities mo, or sports mo, or pagbubuhat mo, dapat ready yung katawan natin, huwag kang basta-basta susugod doon, kasi once na nandun ka na, tapos biglang may nangyari, biglang may nag-click, hindi mo na mababalik yon kasi nandun na yon. Once na na-injured ka, kailangan mo huminto mag-exercise, kailangan mong i-treat yung injury mo, depende sa injury mo, knock on wood, hindi naman ganun kalala, diba? So, kailangan bago ka magbuhat or bago mo start yung exercise mo or yung fitness mo or yung kahit anong sports na gagawin mo, dapat ready yung body mo at saka alam mo yung gagawin mo. Okay? Kailan nyo ba kailangan gawin tong exercise or warm-up na to? Okay? Last advice ko. Kaya sinahog siyang warm-up, syempre gagawin mo siya sa umpisa. Dahil pag ginawa mo ito pagkatapos, syempre, ginawa mo na yung main workout mo. Kapag ginawa mo na yung main workout mo or main exercise routine mo, wala nang point gawin to kasi nga, di ba, warm up. Kaya tinawag siyang warm up kasi gagawin mo siya sa umpisa. Yung sa umpisang yun, importante to, especially kapag galing ka sa aircon or kahit saan ka galing ka sa trabaho mo, galing ka sa pag-travel mula sa kung saan ka man galing papunta ng gym, galing ka ng aircon na kotse, ibig sabihin, malamig yung katawan mo, di ba? So, kailangan mo siyang i-warm up. Yung pag-warm up, hindi yun yung ibig sabihin na tatakbo ka lang or magja-jogging ka or magja-jump rope ka. Hindi yun yung makakaibang klaseng warm up na sinasabi ko dito. Yung pag-warm up ng maayos, importante yun, okay? Para maiwasan mo yung injury. Kasi kapag hindi ka naka-warm up ng maayos, ang tendency niyan, yung katawan mo prone sa injury and ayaw natin mangyari yun. Okay? At saka gusto ko rin sana i-add na hindi lang injury sa shoulder yung nangyari sa akin, meron din injury akong na-experience sa tuhod ko at saka sa hips ko at saka sa lower back ko noon. So marami na akong klaseng injury na na-experience, kaya dito gusto ko sana sabihin to sa inyo para hindi nyo to ma-experience at saka syempre once na-injured ka, ayun yung pinaka-ayaw mong araw na mangyayari sa'yo kasi once na-injured ka, ayaw mo nang mag-workout. Sa totoo lang, marami akong mga injury na experience noon. Especially kung beginner ka, wala kang alam sa exercises. Kasi ako, sa totoo lang, nung unang year ko na magbubuhat ako sa mga
fitness activities ko, wala akong alam. Syempre, yung injury, hindi ko iniisip yon. Yung katawan ko, wala akong pake kung anong mangyari sa akin kasi okay lang. Pero nung once na na-experience ko yung mga injury, dun na ako natuto. Once na natuto ako, dun na ako nag-start na mag-workout ng maayos at saka natuto ng mga warm-up exercises dito. Okay? So, ito po muna yung video ko ngayon. Sana nakatulong po itong video ko ngayon sa inyo. Kung nakatulong po man itong video ko ngayon sa inyo, sana i-share nyo rin po itong video ko. Sa lahat ng mga taong laging nai-injury or nai-injured, sharing is caring. Diba? At saka, stay tuned kayo sa next video ko. Ang next video ko naman, ang gagawin ko, yung mga warm-up gamit yung stick. Okay? Or yung stick warm-up exercises. Okay? So, nag-focus lang po muna ako ngayon dito sa resistance band warm-up exercises kasi importante ito. Pwede rin gawin yung stick warm-up exercises kung wala kayo nitong resistance band. Okay? Pero stay tuned kayo sa next video ko, yung next video na gagawin ko para ma-warm up yung buong katawan natin bago nyo gawin yung pagbubuhat or yung exercise or yung sports na gagawin nyo sa daily activities nyo. Okay? Ulitin ko po, kung bago po kayo sa channel ko, ini-invite ko po kayo na mag-subscribe. Nagbibigay po ako ng free tips, free information, at saka free advice sa fitness, nutrition, or sa diet, at saka sa healthy lifestyle. Okay? Nag-upload din po ako ng 1 video a week. Sa ngayon lang po yan, pero sa future, mag-upload po ako ng 2 videos to 3 videos a week. Okay? Basta mag-subscribe lang po kayo, at saka make sure i-click nyo rin po yung bell button doon po sa baba nitong video para once na nag-upload po ako ng video, manonotified po kayo. So maraming salamat po. Kita-kits po ulit tayo next week sa sunod kong video. Okay? I'm out for today. Peace!